Bumalik ka sa negosyo mo. Ibalik mo yung sarili mo sa negosyo mo. Ibalik mo yung sarili mo sa marketing. Ibalik mo yung sarili mo sa sales. Ibalik mo yung sarili mo sa operations. Pag bumababa ang profit nyo, pag bumababa revenue, ibalik mo ang sarili mo sa negosyo. Baka nalibang ka din eh. Nalibang ka din sa ibang bagay. Nalibang ka sa pamilya mo. Sobrang saya nyo. Nalibang ka sa... Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disung from Rockstar Technologies Incorporated, IMG Rockstar Community, and of course, Rockstar Corporate Training. Magandang araw sa lahat ng Delivers natin, OFW, o dito sa Pilipinas. Okay, so pag-usapan natin tungkol sa negosyo. Question ni Doc, kung ang negosyo mo ngayon ay may problema, isasara mo ba? Or, ayaw mo na lang siya mag-operate and unti-unti i-fix mo ang problem or just ignore the problem, okay? So, alin dyan ang dapat nating gawin? Pag-usapan natin. Let's go. Okay, so ang ating topic ngayon ay kinuha natin dito sa book, sa story ng Starbucks, okay? Ano bang nangyari? Okay, so bigyan ko muna kayo ng background, no? Ano yung naging kasaysayan ng Starbucks from the beginning, okay? So, tingnan natin. Brief story. Si Sir Howard Schultz po, okay? So, kung tama pronunciation ko ng name niya. Okay, in 1982, he joined Starbucks. So, noon, meron na pong, I think, meron ng store that time, no? So, ang designation niya po noon ay Director of Operations and Marketing. So, meron na pong 4 stores ang Starbucks noon. That was 1982, okay? Then, because of his passion sa coffee, so naisip niya magtayo ng coffee. Kasi I think may pinuntahan siya ng isang lugar. So, very passionate talaga siya sa coffee. At naniniwala siya na ang coffee, kaya niyang mag-connect sa ibang tao. Therefore, you can create community. Di ba tama naman eh? So, bakit minsan pinapanood niyo ako? Kasi because of coffee. Pag sinabi kong, kape po tayo. So, nagkakaroon ng connection ang tao because of the coffee. He fell in love with that and very passionate. So, because of that, nagtayo po siya ng sarili niyang coffee company. Okay? And in 1987, ito po ang nangyari. Alam nyo, nagulat din siya na binibili niya na yung employer's company niya. Yung company ng employer niya before, Starbucks. That time, 6 na po ang store. So, sabi niya, bibilin ko. Pero sa book, nakasulat po doon na may investor siya. So, wala siyang ganun kalaking money. Pero meron siyang investor. So, imagine, no, that twist, no, yung biglang nangyari. Okay, now, so, niraran niya na po ang Starbucks. It's getting... kumukuha ng profit, ganun. Okay, then in 2001, he stepped down as CEO. So, para mawala na po siya sa day-to-day operations and makafocus siya, ito po ang kanyang finocus, on global strategy and expansion. So, ganun naman tayo sa negosyo, di ba? If our business is working well, so, pabayaan mo na yung day-to-day operation, establish mo na yung business, then, ikaw naman mag-focus sa growth and expansion. Siya po, global. Kaya dumami Starbucks natin eh. Global expansion ang nasa isip niya. Alright? Now, ito po ang results. When he stepped down as CEO, so accelerated ang store growth po nila, tumaas ang stock price, soared higher talaga po, and profits increased quarter by quarter by quarter. Until one quarter, na-discover nila there is a problem. Okay? What is the problem? Okay. Then, 2007, ito na. 2007, Starbucks had begun to fail itself, okay? So, naramdaman nila na bumabagsak na pala ang Starbucks, okay? So, ito po yung reason. Paingan natin, ha? Baka maging reason din so dito bakit unti-unti o bigla ang bumagsak ang negosyo mo. Before knowing it, bagsak na pala yung negosyo mo. Wala ka na pala mong ikita. Di ba may mga ganong negosyo? Alam nyo, meron ako mga kino-coach na ganon. Sabi nila sa akin, Dok, ang laki ng benta namin last year, last quarter. Nagising na lang ako isang araw. Ito na lang income namin. Alam niya, meron akong quinote. Sabi niya, Dok, dati dami kong empleyado. Ang laki na income namin. Nagising kami isang araw. Ito na lang empleyado namin. Ito na lang income natin. Okay? So, anong dahilan? Ito, big lesson. Okay? Big lesson number one. Ito po sabi niya nila, Starbucks. So, dito po yan again sa book. No? Ito po, ganda. We took our eye off operations and became distracted from the core of our business. So, tinanggal nila yung focus nila, eye nila sa operations, na-distract sila sa core nila, nalimutan nila ang core nila. Di ba, like ko nga po sinasabi sa inyo, do not forget your core. Yung core product mo, yung core services mo, your reason,
yung gusto mong service sa tao, sa mga clients mo. So, nalimutan po ng Starbucks. Okay? Problem number two. Ito. Starbucks was losing some of the signature traits it had been founded on. So, di ba sa Starbucks, ano yan eh? Ano yung mga signature traits dyan? Bakit tayo po balik-balik? Di ba, they are calling you by name. O, pag nag-Starbucks ako, Doc GG, yes, isi ko pa, Doc GG, syempre, para masarap naman sa tinga mo, Doc GG, di ba? So, napaka, ano ng customer service nila, di ba? Alam niyo, one time, nasa, may client ako sa SM Clark ata, yun. So, nag-coffee kami, parang iba talaga yung ano eh, merong kaiba doon sa in-order ko, latte po ako eh. Sabi ko parang ano, so, alam nyo sabi nung ano, we will change it totally. So, binago nila yung ano, tapos, hinintay nilang matikman ko yung coffee, sabi nila sa akin, okay na po ba kayo? Kasi, nararamdaman ko, kung di pa yun okay, papalitan pa nila. So, ganun yung signature traits ng Starbucks. Okay? Kaya, salut sa inyo, Starbucks. So, yun yung nawala sa kanila. Merong nawala something. Okay? Now, problem number three. Ito po. Ang problem po ng business nila, ito po, basahin ko para alam natin galing talaga yan dito, no? Our company's self-induced problem. Self-induced. Ibig sabihin, sila nag-create. Alam niyo, minsan yung problem natin sa negosyo natin, galing sa atin. Ikaw nag-create as a business owner. Ikaw nag-create mga empleyado mo. The system itself worsened the situation. Baka minsan din natin nare-realize yan, okay? And we're being compounded by external circumstances. So, may problema na internally, nahaluan pa ng external problem economically and others, okay? So, ganun, di ba? May problema na negosyo mo, sasabay pa si pandemic. May problema ka na sa negosyo mo, sasabay pa yung ganitong mga pagtaas ng ano, yung inflation rate, di natin mapigilan and all, okay? That's the problem. So, ito po yung reflection as the owner of the business. As chairman, I held responsible for the problems. Alam mo yung ganda ng reflection, di ba? Wala siyang sinisi. Hindi niya sinisi yung mga board of directors. Hindi niya sinisi yung mga team niya. Hindi niya sinisi yung mga barista niya. Wala siyang sinisi. Ang sabi niya, I take responsible for this. I held responsible for this. Okay? So, ito yung naisip niyang solution. In January 2008, I surprised many people by returning as CEO. So, that was 2008. So, solution niya, go back to my business. I will go back to day-to-day operations. So, yun ang solution. Tayo, bumalik ka sa negosyo mo. Ibalik mo yung sarili mo sa negosyo mo. Ibalik mo yung sarili mo sa marketing. Ibalik mo yung sarili mo sa sales. Ibalik mo yung sarili mo sa operations. Pag bumababa ang profit nyo, pag bumababa revenue, ibalik mo ang sarili mo sa negosyo. Baka nalibang ka din eh. Nalibang ka din sa ibang bagay. Nalibang ka sa pamilya mo. Sobrang saya nyo. Nalibang ka sa ibang opportunity. Nahalina ka sa mga, again, mga promises sa atin, mga nakikita mo, magiging ganito kami uli. Eh, go back to your business. That's your core, okay? Alright, so, eto na ang solution. There is, okay? So, buksan natin sa page 3 daw. Eto na, okay? On Tuesday afternoon, in Feb 2008, Starbucks closed all of its U.S. stores. A note posted on 7,100 locked doors explained the reason. Eto po reason. We're taking time to perfect our espresso. Great espresso requires practice. That's why we're dedicating ourselves to honing our craft. Imagine mo, this one is admittance that there is a problem. Kaya ito po ang aking challenge sa atin lahat, okay? Ang challenge ngayon, are you going to admit that your business is failing? Ilalagay mo ba sa pintuan ng iyong negosyo? We are temporary closed kasi merong mali sa operations namin. We are temporary closed kasi hindi namin ma-perfect yung coffee. May problem kami. Hindi namin ma-perfect ang delivery. Nalelate kami sa pag-deliver ng mga products, ng mga order nyo. Are you going to admit that? Starbucks did it. Ang sabi niya, we are taking time to perfect our espresso. Okay? So, and are you going to close your business just to fix the problem? And are you going to take the risk? Ano po yung mga risk dito? Alam mo, pag sinabi mong ganito, pag nilagay mo sa pintuan mo na meron kang pina-perfect na operations, ibig sabihin, ang perception ng tao, may mali. Meron kayong di maayos na ginagawa. Merong operations na hindi maayos.
So ano yung kasamang risk nun? Baka mawala yung kliyente mo at yung mga competitors mo, samantalayin yun. O dito kayo, kami perfect ang espresso namin. Diba? O dito kayo, kami perfect ang food namin dito. O dito kayo, perfect ang aming operations. Perfect ang delivery namin. Diba? That's the risk. Pero hindi na inintindi ni Starbucks yun. Bumalik siya sa core nila. That is to give us a perfect espresso. Okay? Alright, so that's the lesson about the Starbucks. Okay? Maraming salamat. And please share this. So sana nakatulong po tayo. And sa lahat ng mga may negosyo, we are doing business coaching. And of course, meron tayong IMG Rockstar Community sa lahat ng gusto mag-attend sa ating free webinar. PM lang sa personal FB ni Doc. And of course, thank you Aqua Skin. Thank you po dito Aqua Skin. Thank you so much. And please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Eh? Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.